barangay, yung Omega sa 4th. Alright, game number 2. Nod tayo guys. Game number 2 is Smart Omega versus PL Academy Indonesia. Ngayon, tinanggal nila yung Nathan. Sila pa yung may event ngayon. Sila pa nagtanggal nung Hilda. Sila pa nagtanggal nung Hilda. Sabi ko, ay tsaka nung unin nila eh. Hindi, okay lang din yan. Okay lang din yan. Para kahit paano, maganda labas nung ano, nung Phobius. Kasi mangyayari dyan, baka nga mag-Hylos Rogue. Hylos 4th pick. Makipag-unahan tong Omega sa TLID. Tansya ko Khalid. Feel ko Khalid Drome. Pwede rin. Kaso gatot eh. Gatot Aurora para mahirap. Wala namang ano yan eh. Kung gusto nyo speed, sige Khalid Drome para mabilisan talaga. Ganda kasi nung idea nung ano. Nung Glorious Pathway na may Railroad Manipulation. Talagang ultra slow. Talagang slow. Oo. Slow. Yan, no? Galing, galing. Pwede na, pwede na. Pagbibigyan kita. Yeah, at least ba may mga sound effects? Ay, alam okay. Nila, men. Alam nila. Ayan, kalin. Alam ko kasi na ibaban ng TLID yung Hylos. Kaya sabi ko magkakalin si Chuck. Ano ka nga? One step ahead. Galing ka sa future. One step ahead daw eh. Actually, pwedeng Cho, ha? Cho ni Chuck, no? Cho, Ruby, Kali. Top 3. Ayaw nga, no? Ba't di napapansin yung Ruby? Ay, wala pa ng Cho. Never mind. Isang beses lang na-band out yung Ruby this entire stream. Legit, isang beses lang siya nasama sa pick and ban phase. May Eve kasi. Okay, kinawa ni Harith. Dunox, maybe? Dunox. Bea. I think Bea, safest. Bea, at least may flicker din, palabas ng Nolan. Saka ng Real Room Manipulation. Claude? Oh, EOG, tapos... Pwede rin naman yung Claude kaso risky. Kasi medyo reliant ka pa sa late game. Baka mas snowball lang kayo ng Nolan, Harith. Feel ko mas Bea ako dito. Bea Khalid, no? Kesa sa Claude, mas Bea ako dito. Bea Khalid, oh. Ano ba bang ibang choices sa XP? Pag nag-gatot Khalid, sinong room doon? I think mas peto yung ano. Mas peto yung Khalid room. Khalid room. Dahil lunox pa rin. Oh, glue? Tas glue. Ay, may gugulo! Manggugulo-glue. Ang bagal nito. Manggugulo-glue sila. Ang bagal nito. Louis! Hindi, may mid na sila eh. Sorry. Yung nakita Eve. Okay! Grok na! Grok Mamba is back! Mamamamamay okay. Naman si Chuck okay. Ni. Tatay, meron ko to ng 11 minutes. 11 minutes. 11 minutes. Baka mas maagi eh. Baka 10 something eh. Hindi. Ako feel ko 11. Ang worry ko dito is wala silang masyadong... meron silang pang zone, no? With the Gatawat and the Glue. Pero pwede kasing all-inan ng Smart Omega yung play nila with the Grok. Kasi ang problema for TLID, if they counter-engage, may counter-engage yung Omega sa counter-engage ng TLID. Kumbaga may re-engage factor sila with the Eve. So, baka matrap ito yung TLID. Kahit nga yung Wild Charge eh. Oo, kahit yung Wild Charge. Hindi, pwede nga mauna yung Wild Charge. Kasi parang ang sarap bungguin ng mga... Tapos, alright, let's go guys. Game number 2. Meron kang Smart Omega versus TL Academy Indonesia. Tignan mo yung pag-zone out dito ni Ryota. Feel ko magiging key player na naman to si Ryota sa larong ito eh. Pero kung TLID, if ma-manage nila yung ma-avoid yung mga potential ganks at isolated pick-offs na gagawin ng Omega, may palag sila sa turtle fights eh. Nasa kanila suyo eh. Yeah. So yun lang muna, play safe muna. Pag ikaw TLID, play safe muna. Pero syempre, bias tayo dito eh. Omega, go. Ganun dapat gameplay nila. Oh, grabe. Tuntukan ka agad sa top lane. Ang aga ng dalaw ni Okir tsaka ni Chuck, napatugo nila si Kyo, napaflicker din. Pag-regen naman siya though, pero at least na-burn yung battle spell. Mm-hmm. Bago pala yung skin na to ni Grok, no? Ngayon ko lang ito napansin, ah. Oo nga, no? Ang cute niya na. Parang si Joe Ahead, no? Nakakalito. Pero parang lumit yung ano niya. Ayan na. Ito na yung classic Chuck, no? Nakaka-battrip yan. Re-reset niya lang. Oo, walang ba? Hindi, nahawakan ka agad. Uy! Na-reset! Na-reset! Na-reset nung Aurora! Bugok. Classic! Ay. Classic Psycho Place! Nawalan pa ata. Ay, okay na. Nakuha na. Nakuha, pero na-delay. Oo. Nang slight. Tingnan mo, si Nolan nakarotate na agad sa baba. Ano ko? Glue naman yan. Mahirap paduguin. But still, pwede nilang i-force out dito yung tight flicker at least. Pero hindi sila kukontest. Mag-aabang sila na mid yung tatawid. Okay. Smart Omega ngayon, medyo in control sa mapa. Nag-swap na, napilitan na.
Okay, so titignan natin yung Abangers ha. Magpo-4 ba tong dalawang to? Parang hindi ata. Hindi si Ryota lang magpo-4. Okay, hindi nila pinag-4 yung Grock. Medyo okay. Weird ha, medyo weird yung swap na yun ha. Oh, ah, para maka-zone ka agad. Para hindi maka-contest, Ondorio, Free Turtle. Solid. Nice one. Mag-retry, pero yun, napa-retry din. Napa-retry, para sigurado na. Pero ito na yung ano, medyo napalalim dun si... Ryota, si makakataas naman. Apat na members to. Pag na-outplay pa dito si Ryota, ewan ko na lang ha. Okay, binibigyan siya lahat ng ulti nilabas. Nakakapag-infernal pursuit pa rin naman. Makakaisa pa nga ata siya doon! Ma-outsustain ba niya? Ay, Ryota tuloy-tuloy lang pati sa infernal pursuit. Pero grabe si Ryota doon ha! Grabe yung delay, man! By the way, level 6 na yung ano. Level 6 na yung Nolan. Level 4 lamang pa rin lamang, siya. Lamang pa lamang. Good for you. Ayun, nakakabagip yun ha. Wala silang sagot. Kasi nakatambay lahat kay Suyu. Napatay tuloy yung Lunox. Apat na paggamit pa ng ano ng Frigid Glacier. So napatay na ni Andorio si Lunok sa taas doon. Hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-orange buff si Good For You ha, katapos lang. Kinugulo kasi. Grabe to. Oh. Ayun kanina. Timer natin ha. 220 nag-start yung ano ni Ryota. Boom. Tuloy-tuloy oh. Natanunan nga niya yung ano eh. Men, natanunan niya yung Frigid Glacier, hindi nga siya nahuli doon eh. 12 seconds yung buy time niya, men. Lala. Ang tanong, nakuha ba ni Good For You yung orange niya? Ah, nakuha. Hindi ko napansin. Nakuha niya. Kaso, wala na. Ubus na yung farm niya. Ito na. Ito na yung rason ba't nag-Nolan na lang si Andorio. Faster farming speed. Hindi na yan wala na yung pake sa macro-macro. Gagawin nila, extend lang yung gold lead. Tapos one turret at a time. Ryota ulit, pinapalibutan ng tatlo. Grabe okay, si Ryota. Okay, nasaniban. Yung Frigid Glacier. Pero parang tutumpa pa rin. Pero grabe, apat na. Dalawang ultimate. Eh, isa lang pala. Isang ultimate lang. Pero alam mo, good matchup din kasi talaga itong glue. Sa Phobos. Kumaga mahirapan din siya mabigat gumalaw. Pero still, nagagawa nila ng paraan ha. Kasi kahit paano, nananakawan ng farm ng Smart Omega dito yung TLID. Ang pinakamalaking problema ng TLID is paano nila i-address itong harit. Kasi yung pang-counter nila, dinudurog ni Jom. Oh, Andorio pasok. Okay, hindi mo ma-out. Mahirap din naman talaga i-out-retry yung Suyo. Wala po stop ng 1,000 damage yan eh. Sa point na yon. So, good attempt pa rin for Andorio. At least hindi siya napitas or anything. Pero ngayon, nasa kanila pa rin naman ang kalamangan. A lot of credit din naman goes to how Jom has been handling yung top lane. Lamang deathless pa rin at nakaisa sila doon kay Kyo sa taas with the help of Andorio. Uh-huh. Okay. TLID. Kasi ngayon, ang nangyayari is nakaka-farm lang yung Smart Omega. Aabot sila sa point na pag lumabas na yung power spike nila, even though may mga counters sa side ng TLID, baka magamit nila yung hero sila to be able to, you know, establish a form of momentum. Kasi kapag hindi naman nag-react yung TLID, tuloy-tuloy lang yung pag-scale din ng Smart Omega. Yun na nga eh. Mabagal na nga yung lineup ng TLID tapos reactive pa sila. Mas lalo na sa ginagawa ni Ryota. No, so mo, eventually imagine mo ano ka 3 kills ka tapos gold lead nasa yung gold din nasa mali timer nila. Oh, so eventually kahit walang clash na mangyari magbabalunat lang yung lead ng Smart Omega basta ma-continue lang ni Ryota yung panggugulo niya. Matagal yung game na to. Pati yung panggugulo dito ni Chakno. Yep. Meron na nakabase na naman ng Torres si Jug. Galit sa Torres tong taong to eh no. Oh. Pero parang galit din yata yung TLID kay Chakno doon pero okay lang. Napakakunat ni Chuck Mamba with the Grock ngayon na may bagong skin. Makaka-1v1 ata ng mga junglers doon sa baba. Mukhang napa-fracture doon si Andorio. Hinahabol niya ngayon si Good For You. Okay, agawan ng ano ng green creep. Nakuha pa rin ni Andorio. At eto na yung atake ng barangay. Hinahabol ni Chuck noon. Nandiyan na ba yung wall? Nandun yung wall. Pero may Cyclone Icy Torrento. Napunta sa taas. Kit ng interaction na yun. Ha? Pero farm lang talaga. Smart Omega farm tsaka Tulak Torre. Grabe yung pang-zone. Akala ng TLID, parang pwede sila mag-setup ng teamfight, pero Torre lang talaga yung habol ng Smart Omega. Chisme. Okay. Zone. Akala ng TLID, parang pwede sila mag-setup ng teamfight, pero Torre lang talaga yung habol ng Smart Omega. Chisme. Okay. Turtle pa rin. Ang hawak ito ng Smart Omega. Low HP na yung Gatot Kacha. And mukhang di na kukontest ng Suyo. Hindi na nga makakontest to. Na out of position si Chizume, pero buti na lang hindi niya ginamit yung AOG defensively. So may AOG pa rin siya kahit papano. Pero ngayon, ito na yung sinasabi natin kanino na
na eventually maglolobo at lolobo lang yung lead ng Smart Omega kahit walang kills na nangyayari. Oh. Kasi nga sa sinasabi mo, 'di ba, yung mabagal yung lineup ng TLI dito sa reactive pa. Kahit walang nangyayari, oh, Omega naging 2.3k na yung gold lead. Oh, tsaka maganda rito, ready to fight ng lagi din yung Smart Omega. Hindi sila nag-force ng team fight talaga kasi ang gusto lang nila makuha yung mga gusto nilang makuha. Like for example, yung tao sa baba, yung turtle, hindi nila kino-commit yung team fight kasi alam nila, again, may mga existing counter sa TLID. Basta ma-zone mo lang kapag hindi naman nagpumulit yung TLID. Basically, binibigay ng TLID yung ano eh, yung gusto makuha ng Omega. So free win. Oo. Para sa kanila. Oo. Kumbaga, may dito may kwenta yung amba. Yung puro ambahan lang, pero bakit may nananalo? Kahit walang walang nangyayari, pero si Kyodo napagamit ng brilliance para maiwasan yung fracture ni Andoryu. Chizumi ah, naghahanap ng magandang angulo dito kay Andoryu. Mahirap yan boss, Nolan yan eh, gatot kacha ka lang. Yung top lane, oh, iniiwan oh. Ay, yung top lane, balikan yung top lane. Apat yan! Boss! Kaya sabi ni Jomo, oh, Tore! Pag nakakinig siya ng Tore, nanginginig siya eh. Nakalimutan si Jom tuloy. Free turret takedown dito sa baba habang si Ryota. Maganda yung vision na provide dito for Omega. Napareact na naman ang TLID with 5 members. Tumakay na naman si Glue. Okay na, dodge yung Frigid Glacier. Dinodge na naman lahat. Tara si Jom. Daman Force. Nag-flick out na si Kyo dito. Wala na yung Lunox. Boom! Reload manipulation. Pero naantun yung one charge si Chatu. Gatot kacha bumagsak pero sa kamatayan niya. Si Andoryu. Si Ryota lang yung tumutumba. Pero dito si Andoryu with a fracture. Okay, 1-for-1 trade. Roam para sa XP. Pero si Jom, nakapag-force na naman ng battle spell dito. And sabi niya, hindi pa ako tapos. May Tore pa rin sa taas. Buhay pa rin yung iniwan ko kanina. Grabe yung ano wild charge dun ni Chuck Mamba. Partida, swerte na lamang na wala pa si Andoryu nung oras na yun. Kasi isipin mo, pag na-pair up yung wild charge sa fracture ni Andoryu, daming tatamaan doon, ang sakit. Oo. Munti ka na. Pero kahit pa paano, TLID, napapakita pa rin nila na in terms of team fights, eh, may kit pa rin naman sila. Yeah. Para makipagpalagan. Tapos hindi nila magamit yung Lunox eh. Imagine mo, kayang i-force ni Jom yung flicker nung Lunox. Tapos kahit mag-ano siya dito, Chaos Darkening, may wild charge siyang problemahin eh. May kakancel ng combo niya eh. So hindi tutulad ng marksman na parang pwede lumaban 24/7. Pag walang combo yung Lunox, mahihirapan din dito yung TLID pagdating sa firepower. Ah, mahirap. Mahirap ang kinakaharap ngayon ng TLID. Pero may chance pa rin naman sila makakontest with the Lord. Again, they have a Suyu na may advantage when it comes sa retrihan kontra kay Andoryu dito na naka-Nolan. Binitawan nila. Okay. Alam nila na ano papunta yung Suyu sa top lane. So, babalikan muna ni Andoryu yung bottom lane para hindi ma-split po siya. Itong Smart Omega. Malupit din naman yung hawak ng barangay dito. Hindi sila kayang i-zone ng TLID at the moment. Kasi nandyan yung Eve, nandyan din yung Hare. And yung frontliner dito ng TLID, katotkacha lang. I mean, nandyan din naman yung Glue, pero kaya din kasi siyang bigyan ng Omega. Oh, cheese boy. Oi! Oh, siren. May passive pa na doon. Kaya ko siren target ni Andoryu dito. Isa lang talaga lumapit dyan sa brush na yan eh, madadali kay Andoryu. Okay. Wala. Save lang. Okay, tahimik ang ating Lord Dance. Mukhang lalagpas tayo ng 11 minutes. Nagiging maganda ang pinapakita ng TLID. Napasubo ang Smart Omega. Kakakain lang. Ay, hindi pa sila kumakain pero napasubo na sila. Palagers eh. Malapit na sa mubo. Palag-palag. Sabi nila. Nabitawan yung kutsara at tinidor. Oo, ito palit tumawa si JP Nines kahapon ha. Medyo oh, respeto pa rin, respeto. Alay, haabot ko na. Lord Dance muna tayo, Lord Dance. Filipino Lord Dance. Mga 18 minutes. Suyo bumaba. Yung Suyo bumaba. Pwede sila maghabol dito. Nag-conceal. Alam nila, sige, titrade na namin yung bottom lane turret namin para i-burst down yung Lord dito ngayon. TLID out of position. Pumasok si Toretto doon with a split. Pero makukuha pa rin ni Andoryu. Ang Lord na iyon. Jom, nagwawala with the Zaman Force. Si Jume, ginamit ang ating yung Revitalize. Nandun na yung Brilliance coming in from Q. Pero walang casualty for both of these teams. And Smart Omega with a decisive Lord take. Grabe yung ito yung ginagawa ni Andoryu. Pinapanood niya yung nangyayari. Sabi niya, oh ano, tapos na. Nakuha na naman yung Lord. Tama na. Tigil na. Tama na. Wala nakuha yung TLID. I mean yung bottom lane tower, sure. Pero nasa for a Lord? Wala yun. Nga eh, nasa side pa rin ng barangay yung Lord eh. Ang kapalit nito siguro tatlong tore. Grabe. Ah, yun yung gusto ko ah. Akala mo magkaka-repeat na nangyari na mapapareact nila si Andoryu para
i-worry yung slow push na ginagawa ng TLID sa baba. Pero sabi ni Shaq, no, hindi. Napanood ko na to kanina eh. Conceal na ako. Yep. Tara, kahit wala tayong mapitay, basta ma-zone out natin yung TLID. Okay, free tower sa may top lane. Nakuha pa nila. Good for you, good for you yung purple buff. Pero yung bottom lane, may nag-aabang doon. Andorio! Kita niya, yung may magde-defend. Sabi niya, medyo makunat. Yung Suyo yung nagpakita. Okay, one tower down. Ay, ginawa pa rin! Wala daw kunat-kunat! Hindi ko alam kung anong form! Anong form niya ano doon? Ni good for you! Hindi tayo sigurado! Pero sigurado ngayon, Smart Omega! Nakapasok sa base ng TLID! Nakabasig na nga sila ng inhibitor turret! Si Andorio naman talaga! Yan yung una niyang kill, ha! Talagang bangungot! Etong si Andorio! Nagtao, men! Tingnan natin kung aabot na 18 minutes. Sabi ni Andorio, nagtao ka! Eto, bangungot mo! Oh my god. Hindi na gano'n eh. Hindi nag-mortal form eh. Oo. Nakupo. Oh my goodness. Nawala yung immortal form. Nag-dash kasi. Nagmadali makabalik ng base. Ayun, ginawang madali. Ginawa niya madali yung buhay ni Andorio. May burst na papalabas. Ay! Naibit! Yung flicker? Okay. Gumamit ng battle specific Q, so pwedeng-pwedeng i-dive niya ng Smart Omega mamaya. Pag may mataba pa silang minion sa gitna, pati na rin sa bottom. Pero para mag-orange buff muna dito sila Andorio, tignan natin kung makakaset up dito Smart Omega. Oplan linis. Okay. Oplan linis lang na. Oplan linis. Oh, ay nako po, parang sumobra ata si Shizume. Napasubo doon sa lima Smart Omega, makakaisa. Ginamit kayo Frigid Glacier pero hindi enough para patumbay ng Omega. Nagwawala na si Andorio pati si Jome. Maske yung glow na papalayo na sa Harit tsaka sa Nolan. Grabe. Grabe yung pinapakita dito ng Barangay Omega. The relentless aggression. Ramdam na nila. Naaamoy na nila yung luto sa ground floor. Sabi nila, boys. Sunog na. Sunog na. Malamig na yung kanin. Malamig na ang kanin. Sunog na ang kanin. At gutom na nga dito si Jome. Kaya eto na yung push na hinihintay ng Barangay Omega. Jome nila pagdala yung Zaman Force para ma-turn down yung inhibitor turret sa gitna. Pero Lord muna. Sabi nila, okay lang yan. Tinitirhan namin kayo ng kanin. Huwag nyo madaliin yan. Oo, Shumatkol. Shumatkol yung bootcamp manager. Shumatkol! Meron pa, may kanin pa. Nagtanong kasi si Jome eh. Sabi ni Sir Arnold, sige lang, tapusin nyo lang yan. Sabi ni Jome, may ulam pa ba? Baka wala nang ulam. Wala lang tinitira sa amin ha. Mayroon pa daw. Kaya meron sabi pa ng Omega, sige. Andito ba yung tanghalian? Sige. Lord muna kami. Pero bang ano? May kanin pa eh! May kanin pa! Nandito pa yung ulam kanina tanghali! Pwede pa yan! Oh! Chakno! Ganda ng silid niya rito ah! Sayang! Kung ibang hero nagpakita ron! May mamamatay talaga! Oh, may flicker pa naman yan si Chakno! Nagising ako dun ah! Nanakagulat kasi yung mga pinapakita ng Omega eh! Okay! Hindi nagpapakita si Good For You! Maganda pinapakita rito ng TLID! Hindi nakikita yung Suyo pero ayan nakita na! Lumabas na si Good For You! And Smart Omega! Binners kagad yung Lord! Inaamoy na ni Chakno, ni Andorio, at ni Jome. Yung ulam. Nilapag na ang mga kubiertos sa lamesa ng Smart Omega sa kanilang barangay. Dahil mukhang malapit na nila matapos ang game number 2 for a sweep contra TLID Academy. Oh, grabe, may pagdali pa ng minion mo para magsabay, oh, panis. Oo. Para magsabay. Kasi nga, sa barangay, kailangan sabay-sabay. Sabay-sabay kumain, sabay-sabay mag-push. And speak about sabay-sabay, Andorio, nasan siya rito? Pero may Zaman Force na mula kay Jome. Nagsibilian na rin ng Winter Crown. Oracle mula dito kay Jome. Pero na-dash lang. Ito rin naipit rito, si Jome. Naipit siya ng pader. Sabi niya, naipit siya ng pader. Dito lang siya naka-dash forward eh. Kaya na niya man-burst eh. Oh, ayun na, ayun na. Ayun na, pinagsasabay niya. Sabay-sabay. Kaso may butas. May butas yung pader. May butas. May flicker pa si Mamba. Pwede mag-wild charge flicker combination. Nahihinip pa si Jome. Sabi niya, may Zaman Force ako ulit. Nakikita ko na yung sabi base. Niya. Oh, yung saing. Yung sinaing. Baka maubusan daw si Jome. Ito na. Nakatingin sila dito sa may top lane. Nag-conceal na. Andorio doon sa kabila pumunta. And Jome, hindi ko siya naglalabag ng Zaman Force dito. TLI. Oh! Pero one charge! Lumas mula dito kay Chakno. Relord para place mula kayo here. Pero nag-tower lock si Andorio and Smart Omega. Gets the sweep. Well played. Barangay at dun, Omega. Nagtatapos ang serye at nagsisimula ang kahinaan ng Barangay Omega. 4-4 lang score. 16 minutes, 4-4 kill scoreboard. Relatively slow.